Ricky! Ako, Ricky, tawag yes, na ito. Anong first reaction mo? Siyempre, isa ka sa pinagpipilian noon eh. Isa ka sa malakas sa pinagpipilian ng title role ng anak ng Matutas. And second din kayo, anong naramdaman mo? Yung totally, yung sinabi sa akin ni Naimeg, aking manager, na nak isa ka sa pinagpipili, dalawa kayong ni Sean yung pinagpipilian na pinaka gustong magbida. Talaga na eh, seryoso ba yan? Eh, nung nag-audition ako, parang ang dami namin. Pero dalawa pala kami na pagpipilian. Sabi ko sa sarili ko, kung ako man mapili, grabe, nakakaano to, nakaka-overwhelm. Kasi first time ko lang mag-movie. Kasi more on budget talaga and modeling. Sabi ko sa sarili, kung sino man yung mas mapili sa amin, okay lang sa akin, mag-support lang ako. Kasi first time ko lang naman, kasi hindi ko pa alam kung ano yung role ng isang bida. Sabi ko, okay lang sa akin kahit support. Kasi nung nakita ko rin, si Alan Paulette, tapos si Sean, magkamuka. Ang palabo ko naman kasi, honestly, muscular kasi yung mukha akong matured, pero 21 years old. Eh, nakita ko siya, kamukha ni Alan Paul eh. Even kahapon, nagpa-practice kami ng sayaw. Parang si Alan Paul, talagang sila po para silang mag-ama talaga. Sabi ko, okay lang, worth it naman na si siya ng pinili. Okay lang kahit support na lang ako siya. Kasi alam ko na mayroong mga susunod pang movie. Pero I'm happy kasi dito, first time ko po ito eh, tapos napabilang pa ako sa napakagandang pelikula. Then ang director pa si Joel Lamang, yung mga bida po, bigat yung mga gumanap before. Kaya ano preparation mo sa project na ito? Ngayon po, ang pinaghandaan ko talaga yung body ko eh. More on workout ako after ko umuwi, galing workout ako. Kinisend ko yung Naimeg. Then, ang hinihintay ko na lang po yung acting workshop ko kasi wala pa po talaga experience sa pag-arte talaga. Okay. Modeling, magaling ako honestly sa mga pageant. Pero yung artista talaga, wala po talaga experience. Kaya nakakatawa kasi first time. Hindi ka kinakabahan kasi si Derek Joel nagmumura yung artista eh. Oo nga po eh, sabi pa nga po sa akin, nagbabatulo po. Ayun, sabi ko, sige, kailangan ko ano yun. Ako naman kasi, kahit ano sabi naman sa akin, nasanay na lang ako na, kahit sabihan ka masama, ano ko na lang, pasok dito, labas, pasok kabilang tayo, labas sa kabilang ko. Ganun na lang po. Siguro kasi alam ko naman kung baka siya nagagalit eh. At alam ko na rin na parang sabi ko na, kailangan hindi ko mapagalit si Derek Joel. Kaya hindi ko siya parang hindi siya mainis sa akin o magalit. Kaya once na binigyan niya ako ng segment, bibigay ko yung best ko na. Para at least lesser yung take na paggawa ng video. Ricky, tawag ito, hindi ka na-shock nung sa audition pa lang kailangan magpakita ng bago? Ayun pala tira yun. Kasi nung sa labas ako nag-audition kami, kasama ko sila na Naimeg, pati yung dalawang model. Naimeg na kasama. Tatlo kami nag-audition. Kasi tas may parang isang manager nagsabi na huwag daw maghubad kasi hindi naman daw pinapahubad. Eh nung ako na, nung time ko na, nagulat ako, nasabi, tin-interview ako, di sinabi ko kung taga saan ako, anong name ko, anong experience ko, like modeling, budget. Tapos sabi, tanong akong nag-artisan na po daw ako. Sabi, hindi pa po. Nag-acting workshop ka na, kaya hindi pa rin po. Tapos nagulat ako, pinag-hubad ako. Sabi ko, hubad, sige mag-hubad ka. Hubad po? Inulit ko pa kay Derek Joel, sabi, hubad po, hubad. Tapos, binubad ko to, sabi, tanggalin mo yung pantalon mo. Ang tagal ko, sabi ni Joel. Hindi ka marunong sumunod ah. Pag nambabato ako, sabi niya gano'n, nambabato daw siya. Sabi niya gano'n, sabi niya mahigpit daw siya talaga. Sabi ko, nag-hubad ako. Kasi naka-underwear na lang ako. Tapos, hiningan na yung katawan ko. At di naman sa pagmamalaki, medyo maganda naman talaga yung katawan ko. Tapos, pinatalikod ako, tinignan siguro yung bako, yung pet ko, tapos sumarap ako. Tapos, pinagsaya ko ng macho dancer na ako, bad. Medyo awkward kasi, mag-cool na siya ako. May brief. Tapos yung mga sila, Ma'am Grace, si Sir Joed, si Derek Candy, saka si Tito Jobert, then si Derek Joel. Masaya ako, pero parang doon sa sarili ko na, parang awkward. Kasi hindi talaga marunong magsumaya ng macho dancer. Dancer ako ng ballroom dancer ako. Okay. Yung mga Latin yan, marunong ako ng sayaw. Pero yung macho dancer hindi po talaga eh. Kaya na-awkward rin ako, pakakala ko nga hindi ako makukuha eh. Pero sabi, sige, hintay mo. Sige, maghintay ka lang sa labas. Hindi ka na, tawag nito, siyempre, galing ka ng pageant, tapos
first audition mo sa movie, ganun ang nangyari. Hindi ibig sabihin, pinag-ubad, parang ganun. Ay, so, or ready ka naman mag-ubad na? Oh, mag-ready naman po talaga, pero nahiya lang ako sa suot kong brief. Kasi pang bata. Okay. Kasi hindi kina-expect. Kasi pag ako magtatak, hindi ako nagsasuot ang boxer. Paano pang bata? Parang ano lang po, yung ma-design, ma-abstract. Okay, okay. Okay. Kasi pag ang suot ko pa naman po ng long sleeve, tapos may hindi kasi ako mag-tuck-in. Okay. Kasi pag nag-tuck-in ako, gusto ko masigip yung brief para hindi naangat. Mm. Hindi ako, pag hindi lang ako nagtatuck-in, naka-boxer ako, boxer brief. Kaya nagulat ako, kaya lang din ang suot ko siguro underwear no time na yun. Pero ready naman po kasi sa pageant naman ganun po talaga eh. Nagdala talaga ng kaprip eh. Kaya sanay naman po ko to. Ricky, galing ka ng pageant sa modeling. Hindi mo alis na may mga manligaw sa'yo ng mga bagay. May experience ka na ba sa bagay? So marami pong manliligaw, nagpaparamdam po totally. Alam na ngayon sa work po, at nalaman ng iba na mag-artist na po. Pero sabi ko, hindi ako yan, parang tinatanggi ko na lang na sabi, hindi ako yan, ako ba talaga yan? Pero sinisend nila yung picture, parang niloko ko lang na, hindi ako yan, hindi ako mag-artist na. Okay. Pero hindi kasi ako nagpo-post dito sana eh. Kayo lang po yung nagpo-post nila yung mga manager. Hindi tayo nagpo-post pa sa social media ko. Parang gusto ko lang silang biglang mag-boom na ganun lang. Honestly, so work ko rin as a marketing consultant, agent po sa real estate. Okay. Marami po nag-offer sa akin ng mga indecent proposal. Pero reject ko po sila kasi sa work po kasi namin, kailangan mo be a professional po talaga. Kaya, sa real estate, halimbawa may isang mayaman na, sige, bibili ako dyan. Parang ganun. Oh, pero na. Ang kapalit ganito. Oh, ganun. Ano, paano may handle yun? Ganito po yan eh. Kasi yung boss ko po kasi, sobrang tagal na sa real estate, more than 10 years. Hmm. Siyempre, marami na po siya napagdaanan. Yan, mga indecent proposal din. Parang natuto po ako kung paano maglaro. Kung paano laruin si client. Kung talagang interested ba siya sa business or interested ba siya sa'yo. Oo. Gaganon po eh. Okay. One time, kwento ko lang, one time, meron sa akin isang client na taga Laguna na sinat ko na sabi ko, ni-refer lang sa akin na meron siyang, alam ko may pera daw, na-refer sa akin. Tapos, nagpakilala ko, anong work ko, pinakilala ko yung business, yung proposal, sinin ko. Tapos, sir, kailan po kayo, pwedeng available for presentation? E, taga Laguna. Sabi niya, next week, Wednesday, set tayo sa unit ko. Sabi niya, doon ako alam kong bakla siya, alam kong game siya. Sabi ko, sige po sir, wala pong problema. Kailan po ba ng oras? Sabi ko ngayon, yan. Tapos sabi ko, sir, baka pwede po sa restaurant na lang tayo. Kasi, nakakayanan po sa unit nyo. Parang ganun po yung sabi ko. Sabi, hindi, kasi natatakot ako na, yung sa COVID, yung namatay din yung kaibigan niya. Okay, pinapahiga ko lang, parang nilalaro ko lang siya na, oh, sige po sir, sa unit niyo po. Sabi ko ngayon. Then, on that day, Wednesday, last month, sabi niya, sir, tawag dito, punta na po ako sa sir, presentation. Tapos sabi ko po na, with my boss. Tapos sabi niya, ay, kasama ba yung boss mo? Tapos bigla niya pong kinancel, sabi niya, for bali, maybe next time na lang. Kaya, alam ko po na yung iba yung purpose niya. Iba yung purpose niya dun sa, ako yung purpose niya, hindi yung business. I'm selling the business, not me. Paano kung si Joe at Serrano ang bibili sa'yo ng real estate, tapos may kapalit? Honestly kasi yung kasi talaga purpose ko talaga be a professional, that's yung business talaga. Okay. Kasi alam ko naman kung hindi man siya bumili, alam ko may another opportunity na matatapon tao na talaga ang purpose yung business, hindi ako. Yan lagi tinuturo sa amin. Ricky, paano kung maling ka kaya ano, Joel? Since siyempre producer man legal sa iyo. Naka-ready na po sa mga ganyang sa mga ganyang issues, alam ko na. Pero mga ganyang eksena po talaga. Di ba? Hindi naman nakawala sa showbiz yan eh. Kaya, andyan naman yung mentor kasi na yung Meg na tuturuan ako kung paano yung mga isasagot. Kaya, sobrang tiwala po kayo. Hindi, pero paano mo i-handle yun? Palimbawa na, ligawan ka. Hindi po. Siguro may ilang naman po ako. Kasi siya nagpo-produce sa amin ng movie eh. Tapos, niligawan niya. Then, paano po yung business niya na gano'n, di ba? Parang nakayaan na po na, parang, ligawan mo ko, di ba, naging tayo, tapos mapundas mo sa buhay, parang magkakaroon ng conflict para sa akin. Pero may mga baguhang artista rin siyempre na di ba, kahit mga sumikat artista dumaan sa ganyan na tumatol sa mga producer, sa mga mentor. So, paano mo i-handle yan? Ayun. Mahirap nga yung mga sagot na yan.
bahala na pag dumating ka. Ganung point bahala na. Kung anong mangyayari. Kung ano yung mangyayari ako. Pero willing ka rin na makipag-relasyon sa Turkey. Hindi naman po sa ano, alam ko naman na very open na po naman ngayon. Wala naman po problema ganun sa gender. Pero kung anong may love naman ako sa isang tao kung gusto ko naman, gay man siya o babae, wala naman problema sa akin. Okay. As long as mahal ko yung tao, wala naman problema. Ano mas bet mo? Matrona o badin? As long as mahal ko yung isang tao, wala naman po problema. Alas din talaga may, ano, ngayon may pinapaligaw sa akin yung tita ko na isang matrona. Ano, single mom naman siya, hindi naman siya matrona. Almost 42 years old lang siya. Ayaw siya mo kapag single mom? Ayaw, parang hindi ko bet eh. Kahit may pera eh. Pero, check out, di ko bet talaga. Ayaw, di ko po bet tita eh. Ganun, parang nagdadahilan na lang. Pero, one na nag-date kami, nakita ko, parang di ko talaga gusto eh. Kahit may pera siya, di ko talaga gusto yung tao eh. So, anong asahan namin sa'yo sa anak ng macho dancer? Ayun, sa anak ng macho dancer po, asahan niyo po, ano po yung ibigay sa akin ni Drake Joel na role na gagawin. Gagawin ko, pagagampanan ko po yung best ko. At hoping na lahat naman nakakilala sa amin sa pageantry world o mga kaibigan o, na supportahan niyo po yung movie na to. At lalo na po, mas bagong atake na to kasi nasa maging artista na to, hindi na to yung katulad ng seductive na features lang sa pageant. Ngayon, acting na.